guys, eto na ang 2024 450 SRS ng CF Moto. Ang presyo nito ay 318,000 pesos plus 4.5 sa registration. At ito ang magiging quick review natin dito. So ito po yung motor ng tropa natin na si Boss Jim. Shoutout, maraming salamat. At sa buong tropa natin sa Tambike Squad. Grabe, ang ganda at ang gwapo talaga nito. Ang pogi. Lahat ng term na gusto nyong banggitin about dito ay 450 SR. Lalo na basta sport bike, no? Ang ganda na ito, no? Sumunod yung iba nating tropa. Nice. Puntahan ko lang saglit. Uy, naka-NTO na yun na si Brother Joseph. Boss RJ, ikaw pala yung nakita ko noong nakaraan. Ayok, legit na Acra, pre. Pucha. Ganito, no? Kamusta, kamusta? Sarap. Ano ba na-try mong big bike before bukod sa NTO na yun? Wala, TRV lang ako nanggaling. Tapos biglang ganito? Nakidiference. Sobra. And that's a quick commercial sa pag-review natin dito kay 450 SRS. Ganda rin ang tunog nito mamaya. Yun yung isa soundcheck natin after ng walk around. Isa to sa option and for sure number one option nyo to. Pagdating sa mga first time magkaka-big bike, gustong magka-big bike, at lalo na yung mga sakto lang yung budget, yung pilit yung budget, na gusto ng forma, tunog, performance, quality, andito na. Ang ganda ng position ko dito compare sa Ninja 400. Okay pa din yung forma ni Ninja 400. Kaso to, naka TFT display na, mas maganda yung tunog at naka single-sided swing arm pa. Inverted pa yung kanyang front shock. Naka Brembo pa, 4-pot. Tapos in-upgrade na to, naka 2-pot caliper na yung sa likod. Yung sa previous na 450 SR lang, hindi SRS. 1-pot lang yung sa likod. Pero same lang ng front brake na Brembo na 4-pot caliper. Bago ko banggitin yung mga basic specs, walk around tayo kung ano yung mga mapapansin nating bago rito. Siyempre, unang-una, Brembo. Single disc brake pero malaki yung kanyang diameter. Tapos, kitang-kita yung kanyang golden shock dito na inverted na, kaya ang ganda ng play nito sa suspension. Tapos, nagpalit na ng smokeless na visor para mas pogi kasi clear yung stock nito. Yung side mirror, ganun pa rin, pero ang ganda nito kung auto. Hindi ko na ito papalitan kasi nandito yung turn signals at natutupi naman po yan. Ayan. So, para pagsisingit kayo, sure na makakalusot kayo dahil ang nipis lang na magiging motor na to. Lalo na nakatiklop yung handlebar, di ba? Lalo na dito sa likod kung titingnan nyo. O, di ba? Grabe. Nakatail tie din na to. Ganda ng pagkakalagay ng plate niya. Malinis na malinis. Kaya pag tinignan nyo side view, labas na labas yung pagkasexy ng motor. Tapos, eto yung kanyang shifter na napapalitan. Ilipat nyo lang dito yung rad. Adjust nyo lang. Magiging GP shift na siya. Yung sa 450NK, hindi pala. Kailangan nyo palang bilhin to at magpalit din ng rad. Pero same engine lang sila. Yun nga, yung pinaka-highlight nito na wala sa 450 SR, yung naka-single-sided swing arm na siya or pro arm. Pogi tingnan na ito. Tapos, ito, naka-Austin Racing, kaya buong-buo na yung tunog kahit slip-on pa lang, hindi pa to naka-cut-delete. Pero, yun yung gusto ko sa 450NK nun. Ang ingay na agad. Pero ang ganda pa pala lalo pag pinaka-delete nyo na. Let's go on to the basic specs. Ito yung kanyang displacement. Ganto siya kalakas. Ganto yung torque niya. Lagay ko na lang sa text para mas accurate. 2-cylinder engine, tapos 270 crank. Kaya ang ganda ng tunog, ang lalim pakinggan. Hindi masakit sa tinga at hindi mabibrate. Dito makikita yung kanyang malaking radiator. Kaso wala pang radiator guard. Brembo, M40, tapos 4-pot na. Size ng gulong sa harap, 110x70 R17. Adreno HS-CST, stock brand ng gulong niya. Makapit to. Kaya lang, madali siyang mapunctured kasi dahil sa pagkakapit niya, medyo malambot yung compound. Alam niya ng mga iba nating kapwa rider na may experience na sa CST. Andalas daw nilang mabutasan ng gulong. Pero ang ganda sa corners. Mas maganda na yung design ng kanyang winglet compare sa 450 SR. Tapos, eto ring fender sa harap na bago na rin. LED, ganun pa rin. Mamaya, balikan natin yan. Yung caliper nga pala sa likod, walang brand, pero usually JJ.1 yan. 6-speed manual transmission, 1 down, 5 up. Tank capacity is 14 liters. Fuel consumption nito based on Google is 23 km/L pataas and pababa. Based on my experience, napapaabot ko to ng 16 walwal mode. And then, pinakamatipid na nagawa ko sa 450NK ko, same engine nito, is 23 km/L. Kala napaka-boring nung naging takbo ko nun. Talagang 100 lang. At ang timbang nga pala nito, wet weight is 179 kg. Pag di kayo full tank, medyo mas bumababa pa yung timbang at mas gumagaan pa siya. Sa upuan, may design na siya ng pagkatahi dito. Mas pogi na tignan. Pero yung sa passenger, matikas pa rin, ganun pa rin. Grabe. At ito yung gustong gusto ng lahat din dyan. Merong air scoop. May resemblance sa R6, di ba?
Tapos, ang ganda rin ng kanyang taillight. Pailawin natin. Ayan o, at may animation pa siya na breathing style. At ito yung kanyang brake light. Ang pogi ng likod. Kala mo Ducati pagka wala kang idea sa brand ng big bike. Tapos ginawa pang tail tidying. Napaka-sexy na lalo at napaka-sporty. Bali, ganito yung itsura ng kanyang susiyan. Quality na sa peeling. At pag sinusi natin, ganito ang animation ng kanyang dash or TFT. Ang astig. Ang ganda talaga ng design ng TFT na ito. Makabago sa feeling. At ito na yung soundcheck natin. Pakita ko nga pala saglit yung headlight pag naka-on ng naka-on yung makina. Pagka naka-high beam, ito yung kanyang switch. Iilaw na rin yung nasa baba. Passing light, ito na rin. Papindot naman. High beam, tulak. Ito, passing. High beam, stop. Punta tayo sa switches. Ganito yung kulay ng kanyang turn signals or hazard. Ayun o, LED na rin. Kaya ang quality ng pagkakaliwanag. Pati sa likod. Diba? Ganda. Tapos inaabangan dito is pati ito maging signal light na rin. Maging integrated, no? Kasi pwede naman eh, no? Mag-a-animate siya dun. Okay, mga switches dito. Start tayo dito sa kanyang kill switch and ignition switch. Hop niyan is yung kanyang fuel pump. Maririnig niya yun. Mag-ihis siya, tapos pag pwede na, i-start nyo dito. Pagpapatayin, ganito. Yun po ang tamang pagpatayin ng makina, saka yung susi, para makapag-loading pa yung kanyang ECU. Hazard switch, kakaiba no, kala mo tulak, pero pindot po siya. Okay, ito yung throttle niya. Meron tong delay or play minsan, pero nahigpitan na ni Boss Jim mo. Responsive na siya, kumbaga maluwag eh. Hindi pa nakarekta agad sa cable. Yung kanyang front brake lever, and hydraulic, quality, premium sa peeling, adjustable na rin. Ito yung kanyang brake fluid nandito, may damit na rin ng Brembo. Tapos, adjustable yung kanyang front shock, ito yung tensioner, ito yung compression. Ito yung susian, ignition, di ba? Andito yung lock, tapos andito yung on, dito yung off. Tapos pag in-on natin, habang inintay natin yung sa dash, dito muna tayo ulit. Ito yung controls, back, enter, and move. Turn signals. Tapos, busina. Cute ng busina, ano? Tapos, clutch. Napakalambot. Grabe. Ang sarap sa feeling na ito. Pero sa 1000cc, normal po na matigas ang clutch. Dahil malakas na motor na yun at malalaki na yung clutch plate nun. Adjustable na rin itong kanyang clutch lever. Ito, may extra screws kayo dito. Pag gusto ko ng front cam, pag nagmamotovlog, dito ko nilalagay yung mounting ko. Punta na tayo sa dash. Ito yung inyong turn signals na ilaw. Tapos, ilaw. High beam, eto, dito yung high beam and passing, yan, tapos temperature, oil indicator, ABS, check engine indicator, yan, dyan yung nakita yung trip, auto, trip 1, trip 2, auto, temperature, tapos meron pang mas accurate temperature dito pagdating sa engine, sa information dito, yan, babak nyo lang, enter lang yun, tapos sa information, para makapunta kayo dun. Ito, temperature ulit. Pero by bars lang siya. So 3 bars bago nyo paandarin si SRS. Tapos ito yung RPM indicator nyo. Up to 14,000 max RPM. Ito yung fuel gauge nyo. Ito yung average consumption nyo. Liter per 100 lang yung nakalagay dito. Co-convert nyo na lang sa KMPL. Range, nung kung ilan pa yung gasolina nyo. Battery, dapat 14 yan pag nakastart kayo. At 12 pag di kayo nakastart ng makina. Hindi lalagpas at hindi bababa doon. Para alam yung goods pa yung battery nyo. And liter per 100 ulit. Tapos kung ilang oras na kayong nasa bike habang umaandar. Neutral, indicator nyo. Pagka nag-in gear kayo, pupunta yan sa 1. Tapos pag inangat nyo,
Punta yan sa 2. Kaso kailangan nyo i-sad yung bike para maglimipat ng gear. Orasan, speed, kilometers per hour. Tapos may indicator pagka naka-stand at hindi naka-stand. Kill switch, pagka naka-kill switch. Pag naka-on, mawala yon. Tapos traction control, pag in-off, mawala din dito. Tapos ito yung pwede nyong lagyan ng charging hub na wala pang kasama. Tapos ayan po yung kanyang axle, front axle slider. Sa likod hindi na sila naglalagay usually kasi aabutin din naman yung tambucho. At ito naman na yung para doon. Ngayon, ito pagdating dito iba na rin yung padak na ito. Kung mag-i-spool kayo, wala na, hindi na magagamit. Preload adjustable nga pala yung kanyang rear shock. Tapos ito yung brake fluid para sa likod at nalagyan na rin ng cover na halagang 450 sa Shopee to, I guess. Tail tie ID 1.5 sa Shopee or 2.5. And then mamaya i-ride bag na natin itong napaka-poging 450 SRS na for sure marami sa inyo na isa to sa gustong-gustong mabili. At kahit wala pa kayong masyadong knowledge sa big bike, pag nakita nyo to sa daan, masasabi nyo gusto nyo rin yan dahil napaka-pogi ang angas na dating nyo rito. Iba talaga sports. Ikot-ikot na natin dito para mapakiramdaman natin. Sa sports, talaga ang kailangan legs eh, para relax to. Hindi dapat to naka-straight. Dito talaga, halos nakaganyan kayo, lalo na sa mga super sports. Kagandahan kasi na ito, hindi ganun kalakas yung hangin. Saka ang ganda tingnan pag yumuyo ko dito. Ang lambot naman ng upuan eh. Pwede sa nakikita nyo, inaldog ko naman. Pero hindi siya kasi yung lambot ng adventure. Pero relax, compared dito talaga sa angkasa ng tigas na ito. Andito nga pala yung single-sided swing arm, no? Ganda, no? Yan yung itsura niya pagka gumugulong. Appreciate natin na kung gaano kaganda yung bike. Nang hindi lang ito yung nakikita nyo. Nakikita nyo rin kung ano yung itsura pag nakasakay kayo. Ganda talaga. Ayan o. Tapos ang tunog, diba? Andun yung tunog, no? Buong-buo, guys, no? Mamaya yung power, pakaramdaman natin. Acceleration. Kahit na same engine lang sila ni 450NK, is that magkaiba sila ng tuning. Mas mahaba yung top speed nito. Mas focus naman sa torque yung kay 450NK. Pogi dito, no? Ganda sa sport bike. Sarap. Aba, sipa. Bilis din talaga na ito. Kahit 450. Yung 180, 160, saglit lang talaga dito. Kaya sarap din gamitin eh. Bilis din, ano? Sarap din eh. Tapos yun nga, walang vibration. Meron man, hindi masakit eh. Ang pino, sarap. Nabibitin, nabibitin tayo sa gear. Yan. Pogi natin, oh. Yan po itsura nyo, lalo pagka may OBR po kayo. Siya nakakapagod agad, guys. Huwag lang kayong mapuwersang mag ganun-ganun dito. Long drive, straight, wala. Kaya nyo ilayo ito, for sure. Sarap eh, oh. Relax lang yung kamay ko kasi nakasqueeze yung tank. Diba? Ganda dito. Sarap. Kaya lang, yun nga lang upuan natin talaga. Matigas para sa OBR. At ganito yung tsura, kaya mapapagod. At sasakit yung likod, no? Sa on the wings. Ba, walang pila kasi. So, isa pa napansin ko dito, guys, ha. Ang ganda ng suspension para sa sports. Hindi ganoon katagtag. Ayun, tingnan niyo dito. Kasi nga upside down yung port, no. Tapos kung malalambutan naman kayo sa suspension, adjustable siya. Tapos ang ganda talaga nito. Sarap. Tas kanina, kahit di tayo ganun kabilis, may hangin yun eh. Pero wala, hindi tayo naano sa hangin. Kahit di ako yumuko ng sobra, konting yuko lang. Sarap, grabe. Ayun o, tignan nyo yung kamay ko, relax. Nagagalaw ko freely. Hindi kayo dapat stiff na ganyan kasi sasakit talaga yung katawan at kamay nyo dito. Kaya lang siguro ako napagod nun nung first time ko sa corners. Kasi first time. Nag-a-adjust pa siguro ako nun. Pero siguro kung lagi ako magpamarila kita sports, sarap siguro talaga. Ang ganda ng liko, ang ganda ng handling. Sarap. Pogi pa ng likod natin. Kitang-kita sa export, di ba? Parang Ducati. Yun o. Shout out. What's up? Pag lumagpas, balik na lang. Ganda.
Sarap naman. Gusto ko talaga yung feeling ko pag nasa sports ako eh. Feel ko ito talaga yung character ko eh. Ang mahal lang kasi lalo ng inline four, tas sports pa. Pero sa mga alam ko, sa mga gusto magka-big bike, mga first time magka-big bike, yung abot kaya, eto yun. Kahit na paano kayang pilitin, tapos sa pogi na. Sarap pa. Power, di natin gano'ng testing, pero nando naman. As expected. Sa tunog, ganito. Rebam. O, yun lang. Putik. Eto, okay naman. Kahit ganyan kalubak. Goods naman ang ating suspension. Kaya lang sure natatalsigan na yung OBR ko. Nagto 200 to guys. Smooth. Saglit lang dito 170, 180. Nakapag 200 plus. Sarap magpigaan ng tank eh. Eto na tayo. Magpasipos dito. Sarap. Ang ganda talaga ng AR. Konting bomba lang, nandun na yung satisfaction sa pagbirit. Yun lang. Ganun lang natin siya quick review. Impression ride lang din. All the other pool review and specs, nasa sikat naman vlogger, nasa mga idol naman po natin. Gusto ko lang din na meron tayong masabi at masama na review dito.